Magandang buhay! Nagbabalik ang inyong Teacher Milka para sa isa namang bagong aralin. Bago natin umpisahan, tayo muna ay magbabalik-aral. Mayroon akong inihandang laro para sa'yo. Handa ka na ba? Para sa panuto, pumili ng isang lobo at tukuyin kung anong rehiyon sa Asya matatagpuan ang bawat likas na yaman na ito. Kung ang nabili mong lobo ay tungsten, antimony, at magnesium at ang sagot mo ay silangang Asya, tama ka! Kung ang nabili mong lobo ay opyo at gypsum at ang sagot mo ay timog Asya, tama ka! Kung ang nabili mong lobo ay ginto at natural gas at ang sagot mo ay hilagang Asya, tama ka! Kung ang nabili mong lobo ay rubber, liquefied gas at leak at ang sagot mo ay timog silangang Asya, tama ka! Kung ang nabili mong lobo ay tanso, barley, at dates, at ang sagot mo ay kanlurang Asya, tama ka! Mahusay! Nasagot mong lahat ang mga katanungan. Talagang pinag-aralan mong maigi ang ating nakaraang aralin. Kaya naman, tayo na't simulan ang ating aralin. May mga larawan kang susuriin at may mga katanungan kang dapat sagutin matapos mong suriin ang mga larawan. Narito ang unang tanong. Ano-anong mga likas na yaman ang nakita mo sa larawan? Kung ang sagot mo ay dagat at kagubatan, tama ang iyong sagot! Ikalawang tanong. Paano natin pagyayamanin ito? Mahusay! Tama ang iyong sagot. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating talakayan. Halika! Samahan mo akong suriin ang video. Implikasyon ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano. Halina't samahan niyo ako sa pag-aaral na ito. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like... Malaking bahagi ng mga pagkain sa ating hapagkainan ay nagmula sa agrikultura. Malaking bahagi din ng mga iniluluwas na produkto ng mga bansang papaunlad pa lamang ang nagmumula sa agrikultura. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang ito. Mainam ang pagkakaroon ng malawak na sakahan at matabang lupa upang magkaroon ng malaking ani sa mga bukirin. Patuloy ang paglaki ng populasyon ng mga bansa sa Asya maging sa ibang panig ng daigdig. Hindi naman lumalaki ang mga lupang sakahan, kaya't gumamit ng mga makabagong makinarya at makabagong teknolohiya sa pagsasaka upang mas maparami ang mga ani sa mga bukid. May ilang mga mamamayan na may maliliit na sakahan na nagbubukid para sa kanilang ikabubuhay lamang. Dito nagmumula ang kanilang kita at pagkain sa araw-araw. Pagdating naman sa ekonomiya, maraming bansa sa Asya ang papaunlad bunsod sa kasaganaan nito ng likas na yaman. Halimbawa, matataba ang mga lupang sakahan sa China kaya't sila ang nangunguna sa produksyon ng bigas sa daigdig. Malaki ang pakinabang ng mga Asyano sa makakapal na kagubatan sa kanilang lugar. Dito nagmumula ang mga troso na naibebenta ng mahal sa kanilang pamilyan maging sa ibang bansa. Sa kabila ng malaking kita sa pagtutroso, nawawala ng tirahan ang mga hayop sa ilang. Nakakapagdulot din ito ng landslide. At dahil sa pagkaubos ng mga puno, nagkakaroon ng mga flash flood at pinabaha ang mga pamayanan.
Sagana rin sa mga yamang mineral ang mga bansa sa Asya. May ginto sa mga lugar sa Pilipinas tulad ng Paracale. Subalit nakakasama rin ang pagmimina sa kapaligiran. Kailangang maging matalino tayo sa paggamit ng ating likas na yaman. Malaki nga ang kinikita sa pagmimina, subalit kung hindi tayo magiging maingat, masisira natin ang ating kalikasan. Sa kanlurang Asya, bagamat sanat ito sa tubig at iba pang likas na yaman, napakayaman ito sa langis. Ito ang dahilan kung bakit napakayaman ng mga bansa sa kanlurang Asya. Ating tandaan, ang langis at petrolyo ay non-renewable at kinakailangan magtipid tayo sa mga ito sapagkat hindi ito napapalitan. Sagana, sa mga isda, ang mga anyong tubig na nakapalibot sa Asya. Subalit dahil sa overfishing o labis na panghuli ng isda, maaari ding maubos ang mga isdang ito. Kaya kinakailangan maging matalino tayo sa paggamit ng ating likas na yaman. Sa kabila ng kasalatan ng Japan, sa mga likas na yaman tulad ng bakal at karbon, naging maulat pa rin ang bansang ito bunga ng kailang sipag at tiyaga at pagpapahalaga sa edukasyon. Patuloy ang paglaki ng populasyon ng mga bansa sa Asya. Ang Pilipinas nga inabot na ng mahigit na 100 milyong katao. Dahil dito, mas maraming kabahayan ang dapat gawin para sa mga tao. Ang mga kabukiran na dati sana ay ginagamit sa pagsasaka at ang mga kabundukan na pinananahanan ng mga hayop ay naging mga kabahayan na rin. Ang iba naman ay ginawa ng mga golf course o mga parke. Sa kawalan ng matitiran at espasyo, napilitan ng tumira sa mga slum area ang marami sa atin. Sa paglaki ng populasyon ng tao ay naagawan na natin ng tirahan ang mga hayop sa ilang. Ayan! Natapos na ang ating video. Mukhang marami kang napulot na aral batay sa iyong napanood. Ngayon naman, para sa pagpapahalaga. Masasabi mo bang mahalaga ang likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano? Magaling! At syempre, bilang isang mag-aaral, mayroon kang magagawa para sa ating likas na yaman. Sa simpleng paraan mo lamang ay mapapangalagaan mo ang mga likas na yaman. Okay, handa ka na ba para sa ating maikling pagsusulit? Kung gayon, sagutin natin ang mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Heto ang unang tanong. Ang dami ng populasyon sa isang lugar ay nakabatay sa katangian ng likas na yaman nito. Anong aspeto ng pamumuhay ng mga Asyano ito kaugnay? Letter A, agrikultura. Letter B, ekonomiya. Letter C, kultura. O letter D, panahanan. Kung ang sagot mo ay letter D, tama ang iyong sagot! Number 2, ito ay ang pagbabago sa lupa na nagdudulot naman ng pagkasira ng mga tirahan ng mga hayop. Letter A, land grabbing. Letter B, land tightening. Letter C, land change. O letter D, land conversion. Kung ang sagot mo ay letter D, tama ang iyong sagot! Number 3, bahagi ito ng pamumuhay ng mga Asyano kung saan nakaaapekto sa supply ng pagkain. Letter A, agrikultura. Letter B, ekonomiya. Letter C, kultura. O letter D, panahanan. Kung ang sagot mo ay letter A, mahusay ka! Nakuha mo!
Number 4, bahagi ito ng pamumuhay ng mga Asyano na naaapektuhan ng likas na yaman batay sa mga produktong maaaring ipagbili o bilhin. Letter A, ekonomiya. Letter B, agrikultura. Letter C, kultura. Or letter D, panahanan. Kung ang sagot mo ay letter A, mahusay ka! Nakuha mo! Letter B, tradisyonal na pagbubungkal. Letter C, tradisyonal na pagtatanim. O letter D, makabagong daan. Kung ang sagot mo ay letter A, mahusay ka! Nakuha mo! Para naman sa ating kasunduan, sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang 3 na nasa inyong module. O, paano ba yan? Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Ako muli, si Tig. Hanggang sa muli, paalam! Don't forget to like, subscribe, and share!